Magandang araw mga kahugot, nandito naman po tayo sa isang makabuluhang kwentuhan. Ako po si Ronaldo dito sa Hugot Radio at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang tanong na minsan ay hindi natin napapansin pero napakahalaga. Saan ko ba nilalagay ang aking halaga? At saan ko ba kinukuha ang aking pagkatao? Magugulat kayo sa dami ng tao na naglalagay ng kanilang halaga at pagkakilanlan sa mga bagay na pansamantala lamang. Kaya't samahan mo ako sa ating pagninilay-nilay ngayon dito sa Hugot Radio. Ikaw ay nakikinig sa Hugot Radio. Maraming salamat. Kamusta ka? Mga kahugot, ano nga ba ang halaga? Kapag tayo nagtatrabaho, kumikita o may na-achieve, nararamdaman natin na tayo ay mahalaga. Tama? Di ba? Pero bakit kaya minsan kahit meron na tayo ng mga bagay na inaasam natin, parang may kulang pa rin? Halimbawa, kung meron kang mataas na posisyon sa trabaho, malaki ang kita o may maraming ari-arian, sa tingin mo ba doon nagmumula ang iyong halaga? O baka naman ang halaga ay hindi lang nakabase sa mga bagay na ito? Pagnilayan natin, saan nga ba natin dapat ilagay ang ating halaga? Para sa marami sa atin, ang halaga ay nakabase sa mga bagay na pansamantala. Mga bagay na maaaring mawala sa isang iglap. Paano kung mawala ang trabaho? Bumaba ang kita? O mawala ang ari-arian? Saan na natin ilalagay ang ating halaga? Ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa halaga. Saan mo ba nilalagay ang iyong halaga? O saan mo ba kinukuha ang iyong pagkatao? Sa puntong ito, mga kahugot, tignan natin ang mga karaniwang pinagmumulan ng halaga na pansamantala lamang. Maraming tao naglalagay ng kanilang halaga sa kanilang trabaho. Bakit? Dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na sila ay mahalaga. Pero, paano kung nawalan ng trabaho? Paano kung hindi natanggap sa promotion? Nababawasan na ba ang kanilang halaga? Isa pa ay ang yaman. Sabi nila, kapag may pera ka, mahalaga ka. Pero paano kung nawalan ka na ng yaman? Nagiging wala na ba ang iyong halaga? Alam mo mga kahugot radio, napakaraming tao ang nagbubuhos ng lahat ng oras at lakas para magkaroon ng mas maraming pera. Pero sa huli, pakiramdam nila ay may kulang pa rin. Ang tanong, gaano katagal ba natin kayang panghawakan ang mga ito? Paano kung bigla itong mawala? Ano ang mangyayari sa iyo? Ikaw ay nakikinig sa Hugot Radio. Ako po si Ronaldo. Pinag-uusapan natin ay patungkol sa iyong halaga. Ngayon mga kahugot, dumako tayo sa pagkakilanlan. Madalas, ang ating pagkakilanlan ay konektado sa kung ano ang tingin natin sa ating halaga. Halimbawa, kung ikaw ay isang doktor, malamang sinasabi mong ako ay isang doktor. Pero paano kung hindi ka na doktor? Nagiging sino ka na pagkatapos? Nagiging sino ka na pagkatapos? Maraming tao ang nakakakuha ng kanilang pagkakilanlan sa kanilang trabaho, sa kanilang mga relasyon, sa mga titulo. Kapag nawala ito, parang nawawala rin ang kanilang pagkakilanlan. Parang nawawala sila sa sarili nila. Naisip mo ba yon mga kahugot? Paano kung biglang nawala ang mga bagay na pinagkukunan natin ng ating pagkakilanlan? Kapag nawalan tayo ng mga bagay na ito, sino na tayo? Marami sa atin ang nadadapa dahil dito. Pero bawat pagkakadapa ay may dalaring aral. Ito po ang Hugot Radio. Ako po si Ronaldo. Sa mga kaka-tune in lang, maraming salamat. Ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa ating halaga at ating pagkakilanlan. Sa buhay, maraming pagkakataon na nagkakamali tayo. Nadadapa at nawawala ng mga bagay na dati nating pinagmumula ng halaga at pagkakilanlan. Ngayon mga kahugot radio, paliktanawin natin ang mga panahong iyon. May mga pagkakataon ba sa buhay mo na nawala ang bagay na pinagkukunan mo ng halaga? Ano nangyari sa iyo pagkatapos? Paano mo ito hinarap? Ang pagbabaliktanaw ay hindi para sisihin ang ating sarili o ang ibang tao, kundi para matuto. Kung noong nakaraan, inilagay natin ang ating halaga sa mga bagay na pansamantala, ngayon ay pagkakataon na para itama ito. Pagnilayan natin. Ano nga ba ang natututunan natin mula sa ating mga karanasan? Paano natin maisasaayos ang ating buhay ngayon
base sa mga aral na ito. Marami sa atin ang natututo mula sa kabiguan. At dito natin natutuklasan ang mas matibay na pundasyon para sa ating buhay. Isang pundasyon na hindi natitinag ng anumang pagsubok. Ito po ang Hugot Radio. Kasama mo si Ronaldo. Dito na tayo sa pinakapunto ng ating usapan, mga kahugot radio. Saan nga ba dapat nakabatay ang ating tunay na halaga at pagkakilanlan? Sinasabi sa Efeso 2, talata 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ibig sabihin, tayo ay nilikha ng Diyos at ang ating halaga ay nakabatay sa Kanya. Kung ang ating halaga at pagkakilanlan ay nakaugat sa Diyos, hindi ito mababago kahit anong mangyari. Hindi ito kayang sirain ng kahit anong pagsubok. Kahit na mawalan pa tayo ng trabaho, ng yaman, o ng anumang bagay na pansamantala, hindi ito mababago dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang ating halaga ay hindi nakabase sa mga pamantayan ng mundo. Hindi ito base sa pera, sa titulo o sa trabaho. Ang ating halaga ay nasa pagiging anak ng Diyos. At dahil dito, tayo ay may halaga na hindi matatawaran. Napakaganda, di ba? Kaya mga kahugot radio, tanungin natin ang ating mga sarili. Saan nga ba natin inilalagay ang ating halaga? Sa pansamantala lang ba? O sa Diyos na hindi nagbabago? Ngayon mga kahugot radio, paano naman natin mais sa buhay ang mga natutunan natin ngayon? Una, mahalaga na lagi tayong nagninilay. Tignan natin ang ating mga sarili. Saan ba nanggagaling ang ating halaga at pagkakilanlan? Baka hindi natin namamalayan na inilalagay na pala natin ito sa mga bagay na pansamantala. Pangalawa, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, makakilala natin ang ating tunay na pagkakilanlan. Sa bawat salita ng Diyos, malalaman natin kung sino tayo sa Kanya at kung paano Niya tayo minamahal. Pangatlo, maging mapanuri tayo sa ating mga ginagawa. Kapag gumagawa tayo ng mga desisyon, tanungin natin ang ating sarili. Ginagawa ko ba ito dahil ito ang tama? O dahil dito ko kinukuha ang aking halaga? Ang mga aksyon natin ay nagsasalita kung saan natin inilalagay ang ating halaga. Kaya't maging maingat tayo. At panghuli, ibahagi natin ang ating natutunan sa iba. Maging halimbawa tayo ng isang taong nakakapit sa Diyos. Hindi sa mga bagay na pansamantala. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo ang natututo, kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid natin. Mga kahugot radio, sana'y napukaw natin ang iyong isipan sa usapan natin ngayon. Naway lagi nating tandaan na ang ating tunay na halaga at pagkakakilanlan ay hindi nakabase sa mga bagay na pansamantala at nagbabago. Ito ay nakabase sa isang Diyos na hindi nagbabago. Kaya hanapin natin ang ating halaga sa Kanya at makakamit natin ang kapayapaan at katiyakan sa buhay. Ako po si Kuya Ron Ronaldo at ito ang Hugot Radio. Lagi kayong mag-ingat, magdasal at manalig. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Hugot Radio. Abangan ako mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, sa Kaalaman sa Iyong Daan, dito lamang sa Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat, hanggang sa muli. I'll see you next time. God bless you.